mga bakla! Welcome to Chen's Cooking and Vlog! So ngayon naman guys, ang ating lulutuin ay ang boneless bangungo char sharrow. So ito na po ang ating mga recado. Pero bago yon, please like the subscribe and hit the bell and share my video. Recado para sa ating boneless bangungo char sharrow. Sibuyas. Garlic. Kamatis. At syempre ang ating sariwang boneless bangus. At syempre gagamit din tayo ng pepper to taste. Patis para sa ating sikretong luto. So guys, bago tayo magluto ng boneless bangus char sharrow, painitin muna natin ang ating mga kawali at ipiprito muna natin ang ating boneless bangus. So ilagay na natin ang ating cooking oil. Dapat guys, mainit na ang inyong kawali bago natin ilagay ang inyong mga isda. Nang sa ganon ay hindi siya dumikit sa ating kawali. Hintayin muna natin siyang uminit. So ayan, mainit na ang ating kawali. Ilagay na natin ang ating boneless bangus. Guys, dahil ang bangus ay masakit. So ayan na nga, nagagalit na naman ang ating bangus. Sinasaktan na naman niya ako. So balikan natin ng ilang minuto. So ayan, lumalaban talaga ang ating boneless bangus. So ayan, baliktarin na natin guys. Dahan-dahan at lumalaban. Ayan. Lumalaban. So after mag-fry, iaho na natin at second batch naman. So, ingat-ingat lang guys sa paglalagay at nanlalaban talaga. So, takpan muna natin. So, ayan na nga.
Lagi pong tatakpan guys, kasi talaga naglalaban yung bango. So ayan na nga, balik ka rin na uli natin. Takpan muna uli natin guys at talagang lumalaban. So, eto na naman tayo. Lalaban na naman tayo. Iahonan natin. O. So, next. The third batch. Malalaki ang ating boneless balloon. And next. So, ayan na. Takpan muna uli natin. So ayan ang ating third batch. Lumalaban talaga ang ating bangus. Pag po tayo magluluto ng bangus guys, lagi natin tatakpan. At bago natin ilagay ang bangus, hinaan muna natin ang ating apoy. So balik ka rin na nga natin guys. Lumalaban! Ahon na natin ang third batch, maya-maya lang. Tapos na natin maluto ang ating boneless bangus. So, ang isusunod na natin ay ang sarsa. So, eto na nga guys, ang sauce naman para sa ating boneless sarsado. Painitin muna natin ng konti. Lagay na natin na ang garlic. Next is onion. Next, kamatis. More kamatis, mas masarap. Alam nyo guys, pag sarsado ulam namin, naku, ang dami-dami din ng mga kids kumain. O, gigisa muna natin ng bahagya. So, ilagay na po natin ang pepper. At ang ating sikreto, patis.
So, gisa-gisa lang guys hanggang sa lumambot na ang ating tomato. So, ilagay na natin ang water. So, ilagay na natin ang ating boneless bangus. Tinanggal ko na yung head niya, guys, kasi wala naman makakain dun. So, ayan. Baon-baon lang. Ayan. Baon mo. Ayan, baliktarin natin para kumalat naman sa kabilang side yung lasa. So, hayaan lang natin siya ng ilang minuto para manuot ang lasa sa kanya. So, sunod, ihain na natin. Ito na ang ating boneless bangus char shadow.